Mga hunters, kumusta? Welcome back sa Walang Kakwenta-Kwentang Channel. Kalimi, magsama-sama ulit tayo sa ilang minuto at magbibigay ulit tayo ng mga impormasyon, mga tanong na ating dapat sagutin. At guys, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para updated po kayo. At mag-join na rin sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat. Napaka-importante po niyan ha. Unahin natin itong coin ni Richard Rances. Sir Galim, may unahin. Pasuri naman po ng NGC 1 peso coin na ito. Extra leaf po ba siya o excess metal? Parang kumalat na po sa gilid niya. Sana mapansin niyo po ito. Salamat po ulit. Ay ano, hindi lang natin napansin at isinama pa natin ang iyong mga katanungan at ang iyong mga coin na ating sasagutin ngayon. Ito po yung mga NGC, no? Ayan, kung makikita nyo, mga extra leaf error nga yan. Ayan, halos na puno yung waling-waling. Diba? Maganda pong i-correcto, lalong-lalo na kung ang makakuha mo ay yung mga uncirculated na mga ganito. Kasi hindi malayo na pwede mong maipagbili ang mga ganito. Diba? Lalong-lalo na yung mga hindi pa makakita, yung mga baguhan sa pagkukulik. Gustong-gusto na nilang makakuha ng mga ganito. Ito yung normal yun sa kanan. Ayan yung normal na waling-waling. No? Pag tinignan mo dito sa left, halos na puno na eh. Diba? Actually, ito po yung mga extra metal chip na nagmukhang extra leaf. Extra leaf error na rin po. Kasi kung ito ay kanilang tawagin ngayon, kahit tingnan po ninyo sa mga post, no, sa mga online, ang tawag na nila dyan, extra leaf. Sunod kay Adonis Vidal, isama natin itong kanyang mga coins. Napakarami po niya mga foreign coins at napakaganda po. Ayan, isa ito. 1 euro. Ayan, nakikita nyo. Alam nyo po, guys. Parang nasobra niya ata ako ng kain ng kamote kanina, guys. Pagpasensya nyo lang kung narinig nyo yung utot ko. No, kaminsan-minsan di natin maiwasan. Lalo pa nagsasalita tayong ganito. Bigla tayong nauutot. Ano. Pasensya na ulit, guys. No, hindi ko po sinasadya. Kayo din naman, di ba, nautot din naman kayo. So, wag po kayong matawa. Dahil seryoso naman po ako nga nagpapaliwanag dito. Alright, mabalik na tayo dito sa ating coins, no? Pambihirang buhay ito. 1 euro. Yan. So, itong mga 1 euro na masasabi din natin na mga bimetallic din ito eh. No? Di ko po inaasahan na mayroon din palang bimetallic sa ibang bansa. Ayan siya. At ito yung reverse. Maring ito pala yung kanya reverse kasi nandyan yung portrait ng tao eh. No? Ayan, year 2002. At hindi magtatagal. Tadalasan ko na rin po ang pagre-review ng mga foreign coins kasi importante din pong malalaman natin yan eh. Hindi lang BSP series coins. No? Hindi lang pera or mga coins dito sa Pilipinas. Mahalaga din na meron din tayong konting alam dyan. Diba? Next kay Neneng Jaldon. Boss, ask ko lang if error po ba itong 25 centimo na hawak ko. Tingnan natin. Yan, year 2014, ulitin natin. Alam mo, napansin ko agad dito ay isa siyang tone coin kasi parang halos kulay puti na siya. At double die error. Kasi kung titingnan nyo sa kanyang mga script, no, sa 25, sa 2014, doon sa centimo, may doble. Mga double die error to. So, collectibles ito. Magandang itabi mo to. Ayan. At yung kasing ganito mga tone coin at double die error at the same time. Ay, meron pong value yan. Panigurado po ko dyan. Meron pong magkaka-interest na mga collectors dyan. Kahit man ako eh, no. Kapag nakaluwag-luwag na at matapos na itong mga problema ko, siyempre mamimili tayo ng mga coins. Sumunod kay Mark Anthony Lucena. Sir, tanong ulit, natural lang po ba makintab to? Kung natural na makintab, no? Natural na makintab ang isang coin, lalong-lalo na kung maganda pa ang kondisyon. Diba? Pero hindi mo napansin yata na itong Liberty mo, coin mo, ay isang broad strike error. Sa part na yan, no? Diba? Yan po ang katangian ng mga broad strike error. Kung hindi mo po alam. Diba? So ngayon, alam mo na, no? Hindi lang siya makintab. Maganda pa kasi ang kondisyon niya, kaya siya makintab. Ayan, at ngayon nalaman mo na broad strike error ito. At maganda po itong i-post itong mga foreign coins na ito sa eBay. Diba?
Kasi pag eBay, pwede natin ilisting yan ng medyo mataas sa presyo dahil yun po ay international. At ito yung reverse. Oh. Tingnan nyo guys. Diba? Broad strike eh. Kasi yung banda rito sa rim, yung paikot na yan, ayan po ang katangian ng mga broad strike. Error. Kung hindi po ako nagkakamali, ano? Pwede mo nating i-search yan. Yung bunod kay Sabas Pante. Sir, error coin po ba? Tingnan natin kung error ang yung 10 piso. By Metallic Year 2003. Ayan, error. Pagbungad pa lang, error na agad eh. Diba? Ayan, oh. Tingnan nyo yung reverse, guys. Meron siyang tatlong karakter dyan na hindi naman karapat dapat dyan. Tinatawag po yan na mga main damage. Diba? Kasi siguro nung in-struck itong coin na ito, meron kung anong bagay na napunta ron. Kasi hindi naman na iiwasan din yun. Ano? Kaya nung in-struck yan, nung time na na-press yan, siguro nandun yung object. Kaya lumalim. Nagkaroon siya ng tatlong parang malalalim na tama dyan sa ulo or sa portrait ni Andres Bonifacio. So, error yan. No? Kahit naman na siguro i-zoom natin. Ayan. Mahalata mo. Hindi siya man-made. Natural eh. Ayan. At parang may mga linya-linya itong reverse niya. No? Diba? Ano sa tingin nyo guys? Kayo nga po tanongin ko. Mechanical error o man-made error? Diba? Dapat marunong na po tayong kumilatis ng mga ganyan. Diba? Alam natin dapat. Magamit natin yung ating instinct, di ba? Sa pagkikilatis, sa pag-scrutinize, di ba? Next kay Ray Pampanga, malamang taga Pampanga to si Ray, ano? Boss, as lang ha, kung error ba itong sa part na yan ni Antonio Luna 10 piso. Sa akin pagkaalala sa 10 piso 1 Luna, Antonio Luna, I'm sorry, Antonio Luna. Hindi ganyan, wala pong doble na ganyan. So, masasabi nating double die. Itong error na Antonio Luna mo. Kahit tignan po ninyo yung mga Antonio Luna nyo dyan guys, hindi ganyan, no? Single line lang yan sa may inner circle na yan, yung boundary, diba, ng metallic part at yung bronze part na yan, diba? So masasabi natin double die error yan at collectibles ang iyong 10 piso yan. So mga kay Sergio A. Salvador Junior, good PM, kabarya. May 5 centimo ako na walang year date. Anong tawag sa ganito? Masasabi ba ang error? Yes. Unang tingin pa lang eh. O, itong 5 centimo mo, nawawala yung date niya. Ang tawag po sa mga error na ito, ito po yung mga die adjustment strike. Nakaka-diferensya po yan sa die. Yeah. Hindi maayos yung pagkakapress or mismo may diferensya yung die niya. Nawala yung at maganda ang condition itong nasa kanan. So collectibles at mayroon pong value yan. Di ba? Kung pag-uusapan naman natin ang value, kung saan tayo magaling, no? Kung value pinag-uusapan. Tensiometer ko lang, no? Pag ganyan ang mga error, kahit pa paano, pwede mo na yan ipagbili sa mga 100 to 150. No? Doon mo laruin yung presyo nito, no? Ayan, idea lang yung binibigay ko, ha? Wala pong fixed price. Well guys, nandito na lang ang ating content. Muli, maraming salamat po. Abangan niyo po yung content ko para mamayang hapon. Hanggang sa susunod po, God bless you all. I'm out.